Okay guys, so today's video, ituturo ko naman sa inyo kung paano magpadala ng pera direct to bank. Kasi kung hindi kayo makapagpadala via Western Union, pwede kayo magpadala gamit ang Eremit o Merchant Trade. Sa mismong 8, pwede kang magpadala sa ATM mismo ng asawa mo. Pwede kang magpadala ng direct to bank also. So ganun lang. I-open lang natin yung ating Eremit. So dito may nakalagay na dito Merchant Trade tsaka Western. So syempre Merchant Trade nakalagay na yan, nakaset na yan, tsaka Philippines yung country receiver. Tapos kung cash pick up o bank account. So syempre bago ka mag-proceed sa ganito, kailangan mo munang pumunta dun sa receiver, yung ganyan, mag-add to ano ka. Add to receiver ka, yung ganyan, yung kung saan papadala, Philippines, ganyan, ganyan. Tapos yung pangalan, etc. Na kanyang pangalan, halimbawa, friend, tapos ganyan. Tapos, mag-select ka na ng bank, kung anong bank, yan, halos lahat naman ng bank meron, BDO, BVI, Bank of Commerce, Central Bank, China Bank, City Bank, Com Savings Bank, halos lahat meron naman. Yung mga common na bank sa atin sa Pilipinas, meron lalo yung mga Philippine Veterans Bank, Philippines Bank, Panthers Bank, RCBC, Robinsons Bank, like that. Tapos, kiklik nyo lang kung anong banko. So, halimbawa ay BVI. But guys, pinaka-important na pag kayo maglalagay ng account number, halimbawa, number. So, lalagyan nyo ng ganyan. Halimbawa, ang number, ang account number is 00, ganyan. Tapos, dash. Wag, hindi, bawal po maglagay ng ganyan, ng dash. Ng ganyan, bawal maglagay. Dapat ay straight lang siya ng mga, na numbers. Ganyan lang dapat na numbers. Kasi yung dati na experience ko bawal, hindi siya pumasok. So dapat wala siyang dash, wala siyang kahit anong symbols ng ano, dapat numbers lang talaga. So ganyan is ano mo lang, tapos syempre bago ka mag-continue, i-make sure mo muna na tama yung details. So back, kasi example lang 'yan. So balik tayo doon sa kung paano magpadala. So ako kasi nakapag-input na ako ng pangalan. So just bank account. Then next, dito sa ano tayo, sa magpapadala tayo. So, dito, sa magpo-proceed tayo sa pagpapadala, so ang i-entry ko lang ay 2,000. Mas madali kasi sa akin yung 2,000. Yung sa mga nahihirapan na mag-budget, na mag-ano, kung magkano ang ibibigay, magkano ang ipapadala, direct lang kayo sa Philippine Peso, kung magkano ang ipapadala nyo, yan, dalabas na agad. Hindi yung, kasi dati, nandito ako nagbibigay sa ano. So, yan. So, transfer within credit to all the banks within one business day. Nakalagay dito ba, guys, one day bago ma-transfer, bago ma-credited sa account mo. Pero, na ano ko siya, na monitor ko siya, hindi siya halos one day. Siguro naman sa mga ano lang siya. Nasa mga, kasi gabi ako nagpadala, kinaumagahan, parang nasa mga 12 hours lang siya makikredit na agad. Siya makikita nyo naman. So, okay. Tapos, next. So, syempre, dito tayo. Papadala. Source of payment. Payment of loan. Bayad sa utang. Monthly income. So, wala kasi akong bonus din card kasi hindi pa ako nakaka-apply ng merchant trade card. Tapos, kiklik nyo lang itong arrow, nakatunayan ay ano, na pumapayag ka. Tapos, 10 ringgit yung charge, 1188 yung rate as of now. So, make a payment, tapos FPX, then kung anong banko mo, napakadali lang. Make sure guys, yung internet nyo is okay. Make sure yung internet nyo hindi mahina, kasi pag mahina, pwedeng magkaroon ng interrupt, madidebit. Magkakaproblema ka pa, mag-i-email ka pa, mag-iintay ka pa ng ilang araw.
So, ayan guys. Libre din siya. Ang kakatuwa kasi dito sa FPX, libre talaga siya. Wala siyang bayad. Doon sa merchant at syempre meron. Pero dito sa banko, wala siyang bayad. So, ayan. Continue ko lang. Confirm ko lang. Then, magbibigay siya ng TAC number. Okay. So, done na guys. Complete transaction. Yan ang email agad ng banko. So, ayun guys. Okay na agad yung payment. Tapos na agad. Tapos punta tayo within 10 seconds. Punta tayo sa mismong site ng merchant trade. So, ayun guys. Okay na siya. Transaction successful. So, pag inano ko to, pag pinunta ko sa track, may transaction. Yan. Makikita nyo dito, send processing incomplete. Pag nag-check kayo ng maybe up to 12 hours, kasi nakalagay nga doon, di ba, one day business bago mo siya maka-edit. So, pag nakita nyo complete, ibig sabihin na deposit na yon. Kasi sa mga, based on sa experience ko, ganun talaga yung mga nagawa ko ng transaction. Katulad dito sa history, dito, makikita nyo, yung ito in progress na siya dito sa isa successful na siya dito naman sa isa successful na rin siya. Ayan o, complete na siya. Okay? So ayun guys, sana ay may natutunan kayo sa aking ginawang tutorial sa merchant trade at Eremit kung paano padala ng banko ng direct sa banko. So bye-bye, I hope you like it this video. So guys, huwag nyo naman pong kalimutan mag-subscribe and mag-share sa inyong friends, family, para naman hindi sila hassle, pupunta pa sila sa mismong outlet para magpadala ng pera. So ayun guys, thank you, bye-bye!